14 na minuto, makalipas ng umaga. Kumusta? Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong kaloob po sa atin. Good morning, Kuya, at magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Lunes, unang araw sa buwan ng Abril, taong 2024. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Oh, at sa amin naman ay March 31 pa rin, ano? At 15 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At mula naman dito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. At dito din naman, Noel, Sunday din ng hapon, March 31, alas 5.15 ng hapon. At mula naman dito sa Maine, USA, ako si Leia Salar. Maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang mga malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon! Abiso po para sa ating mga motorista dahil magkakaroon po ng paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw po ng Martes, April 2. Batay po sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng 40 centimos hanggang 60 centimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Sa kabila nito, may good news naman dahil posibleng magkaroon ng rollback na 50 centimos hanggang 70 centimos sa presyo ng kada litro ng diesel. Posible ring matapisan ang piso hanggang piso at 20 centimos ang kada litro ng kerosene. Mamaya po, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Hataw Balita Ngayon! Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order o EO No. 57 na magtatag sa National Maritime Council o NMC. Ito ang inaasahang magpapalakas sa maritime security ng bansa sa gitna ng mga ginagawang harassment at banta ng China laban sa Filipino vessels sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng EO 57, bubuo ng mga pulisiya at mga estratehiya para magkaroon ng pagkakaisa at koordinasyon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa domain awareness at mabantayan ang maritime security ng Pilipinas. Hataw Balita Ngayon! Kinuwestiyon ng House leaders ang inilabas na survey ng Pulse Asia kung saan ipinakita na 88% ng mga Pinoy ay tutol sa charter change. Ayon kina House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, Deputy Speaker David Suarez at Deputy Majority Leader Janet Garin, maaari umanong black propaganda ang naturang survey laban sa pagsisikap para sa economic cha-cha. Inilabas ang resulta ng nasabing survey isang linggo matapos aprubahan ng Kamara ang Resolution of Both Houses o RBH-7. Hataw Balita Ngayon! Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Emmanuel Peralta bilang OIC ng PNP. Kasunod ng pagre-retiro ni General Benjamin Acorda Jr., naging epektibo ito kahapon March 31 na kasabay ng araw ng pagre-retiro ni General Acorda. Magiging epektibo ang pagiging OIC ni Peralta hanggang sa makahanap ng ipapalit ang palasyo. Hataw Balita Ngayon! Umabot na sa 29 na individual ang nasawi dahil sa pagkalunod sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong long holiday. Ayon sa PNP, 3 pa ang patuloy na pinaghahanap sa Pangasinan at Isabela. Sa kabuuan, naging mapayapa naman 6 ang long holiday sa bansa. Hataw Balita Ngayon! Nilinaw ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na kailangang humarap ni religious group leader Apollo Quibuloy sa Senado. Kasunod ito ng inilabas na subpoena ng mataas na kapulungan ng Kongreso laban kay Quibuloy, kaugnay ng mga kaso ng umano'y large-scale human trafficking at child abuse. Binigyang diin din ni retired SC Senior Associate Justice na lahat ng binibigyan ng Senate subpoena ay walang magagawa kundi magpakita at humarap sa Senado.
Hataw Balita Ngayon. Inihayag ng Department of Health na nananatiling mababa ang tsansang kumalat ang sakit na anthrax sa bansa. Nilinaw ng DOH na hindi ito kagaya ng ibang sakit na naikakalat mula sa isang tao patungo sa kanyang kapwa individual. Payo ng kagawaran sa publiko, umiwas sa pagkain ng hilaw o undercooked meat o meat products para makaiwas sa naturang sakit. Hataw Balita Ngayon. Ayan, good morning Lea at Noel, ano? Katatapos nga lang ng long holiday o long weekend dito sa ating bansa at naiulat natin kanina na marami tayong mga kababayan na nalunod nitong nakaraang bakasyon, Noel at Lea. O nga, ano, amigo, at dito rin sa amin ay may mga ano rin tayo, mga kababayan, may mga residente din dito na nag-spend rin naman sila ng kanilang long holiday, hindi nga lang din sa mga beaches, ano, dahil medyo malamig pa rito, pero sa iba't ibang mga activities din, amigo, at sa iba't ibang mga lugar. At yun nga, nagbabalikan na rin unti-unti yung mga nagsipuntahan dun sa mga destinasyon na yun, amigo at Lea. O nga, Noel, ganun din dito sa US. Bagaman hindi recognized holidays yung long weekend dito, pero patuloy pa rin ang mga tao sa pananatili sa loob ng bahay kasi nga malamig pa rin. Kahit dito sa Maine, medyo nagkaroon pa kami ng late season snow at meron pa rin ilang inches na binubuga ang weather dito sa amin. At ang isa pa, ito nga pagpapalakas ng Philippine Maritime Security, ano, dito sa ating bansa, kaugnay nga rin dito sa mga insidente sa West Philippine Sea, Noel at Lea. Oh, at magandang hakbang ito, ano, amigo, na ginagawa rin ngayon ng pamahalaan na talagang kailangan kumilos din talaga dahil diyan sa mga sunod-sunod na pangyayari, ano, na pagbubomba ng water cannon ng China vessel sa ating Philippine vessel diyan sa bahagi na yan ng West Philippine Sea. At sana nga, amigo, makatulong ito ng malaki, ano, nakikita natin at least nagkakaroon ng mga hakbang na gagawin ng pamahalaan, lalo na itong mga strategies na sinasabi nilang bubuuhin nila para ito'y masolusyonan na rin. Ano? Kung hindi man agad-agad, at least meron tayong nakikitang action, amigo at Lalea. Oh, Noel, aabangan din natin yung National Maritime Council na binuo ni PBBM sa gitna ng mga harassment ng China sa Philippine vessels sa West Philippine Sea. Oo, tama yan. Ano? At baka hindi na epektibo eh, Noel at Lea, itong diplomatic protest na ating ginagawa. Manapakarami ng pagprotesta ang ginagawa ng bansa natin laban dito nga sa ginagawang pangharas at pambubuli ng bansang China. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin nangyayari at nakakalungkot. Mas patindi pa ng patindi ang ginagawang pambubuli sa atin ng bansang China. Nilinaw ng Davao Police na hindi nila pinoprotektahan o itinatago ang religious group leader na si Apollo Quiboloy, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nahuhuli. Ayon kay Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero, hanggang monitoring lang umano sila hanggat wala pa silang natatanggap na warrant of arrest o koordinasyon sa Senate Sergeant at Arms. Hataw Balita Ngayon. Ang importante, good ma'am, namin gunitan nga papel. O sa may magkanda ko ka ng, para dili may mahulog nga illegal nga mo ang aksyon nga gibuhat sa Davao City Police Office. O ang Sergeant at Arms, wala po ano, wala may na-receive any coordinations. Kaya basing nagtuo sila nga among itaguan, wala bayag yun. Dumipensa naman ang Pro-11 sa pambabatikos ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na blanco pa rin sila sa kanilang hanay kahit may access at pondo naman sila sa intelligence fund. Hindi naman natin pwedeng sabihin na blanco. Ang masabi ko lang is hindi din ako privy sa information ng intelligence unit, na hindi lang naman ng Philippine National Police but the whole intelligence unit na nag-work sa Davao Region. Sinabi rin ni Police Major De La Rey na maaari rin umanong wala na sa Davao si Quiboloy.
na naka-ready naman tayo in anytime pag mag-coordinate na po sila, ma'am. And then, ano din naman na ang pwede din naman kasi na si Pastor Kibuloy is wala sa Davao region. So, anywhere in the Philippines din siya. So, kung mag-coordinate din si Sergeant of Arms sa ibang lugar. Hataw Balita ngayon! Magdamag na mabigat na trapiko ang naranasan ng mga motorista simula pa kagabi sa Bocaue Toll Plaza patungong Maynila sa North Luzon Expressway. Dahil dito o dahil ito sa pagdagsa ng mga biyahero pabalik ng Maynila matapos magbakasyon sa parteng norte at gitnang Luzon. Mula sa Bocaue Toll Plaza ng NLEX, si Nestor Torres humahataw live! Hataw Balita ngayon! Nestor, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Matinding trapiko pa rin ba ang nararanasan hanggang sa mga oras na ito dyan sa NLEX? Magandang umaga, Noel. Sa kasalukuyan nga ay tuloy-tuloy nga itong naranasan ng mabigat na trapiko dito sa lugar ng Bocaue Toll Plaza. Partikular nga kanina pa nga itong kagabi at itong madaling araw nga ay nakararanas pa rin ng bulto ng mga sakyan sa cash lane. Gabi pa lang ng Sabado nang makaranas ng pagsikip ng trapiko sa North Luzon Expressway ang mga motorista, partikular sa Bocaue Toll Plaza. Nasundan pa ito noong Linggo ng gabi, March 31 hanggang kanina madaling araw, kung saan naranasan ang heavy traffic mula Santa Rita, Giginto hanggang NLEX, Valenzuela, paluwas ng Maynila. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, nasa 400,000 ang expected nilang sasakyang pabalik pa Maynila galing pa norte at galing ng norte at Central Luzon. Yung pabalik naman inaasahan natin na Sabado pa lang ng hapon meron na pong bibiyahe hanggang gabi na po 'yon. At inaasahan natin na mas ma-traffic pa rin po yung Sunday afternoon hanggang gabi at meron pa po ng umaga po ng Lunes. Dagdag pa ni Ignacio, mabuti pa rin anya kung nakapag-prepare sila ng mas maaga kaysa sumabay sa rush hour. Paalala pa rin nila sa mga motorista na iwas anya sa init ng ulo lalo na sa pagmamaneho. Mabuti rin anya na nasa tamang kondisyon ang sasakyan lalo ng mga driver na iwas din sa diskrasya. Sana po mas prepared po sila kung sila ibabiyahe. Kailangan din na na-check nila yung mga sasakyan nila na nasa tabang kondisyon. Ganun din po yung mga magda-drive at kahit yung mga pasahero para hindi sila maiinip kasi ine-expect natin talaga na medyo mas mabagal yung ating pagbiyahe ngayon. So bigyan na rin nila ng allowance time yung kanilang pag-travel para kung meron silang hinahabol na time ay makakarating pa rin po sila dun sa expected time nila na pupuntahan. Sir. Yan nga, mas mainam po na huwag tayong uminit kaagad yung ulo at kailangan ipalagay na natin yung sarili natin na medyo mas may kabagalan yung pag-travel natin ngayon kasi medyo sabay-sabay talaga yung ating mga motorista ngayon na magta-travel. Samantala, para masolusyonan ang heavy traffic, nakadeploy pa rin ang nasa 1,500 NLEX personnel sa mga toll plaza at expressway ng NLEX at SETEX. Pinakamarami rito ang mga marshal, patrol at teller. Bukod pa rito, may mga zipper lane na daan rin na itinalaga ang NLEX para mabilis ang daloy ng sakyan sa expressway. Samantala, kahit sa RFID lane ay napuno na rin kagabi. Pero nadami na lang ito dahil na rin sa haba ng pila sa cash lane transaction sa Bocaue. Samantala hanggang ngayon alas 6 na lang ng umaga ang pre-towing para sa mga class 1 vehicle malapit sa nearest exit ng NLEX area. Noel, sa kasalukuyan nga kung mapansin natin talagang dito sa particular sa Bocaue Toll Plaza ay marami pa rin pila ng mga sasakyan, lalo na ang lugar ng itong cash lane area. Lima kasi yung cash lane dito na talagang pinipilahan ng maraming mga sasakyan
at expected ito na tatagal ang matinding traffic hanggang mamayang alas 8 nga ng umaga. Noel. Alright, maraming salamat sa iyong update. Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa NLEX. Nakahanda ang Bicol Central Station ng Naga City upang pagsilbihan ang inaasahang dagsa ng pasahero mula Bicol pauwi ng Maynila. Ngayon tapos na ang long holiday. Mula sa Naga City, Camarines Sur, si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw, balita, ngayon! Ryan, kamusta ang sitwasyon ngayon sa pinakamalaking bus station dyan sa Bicol Region? Yes, Leia, patuloy nga ang pagtaas ng bilang ng mga pasaherong bumabiyahe dito sa Bicol Central Station sa Naga City. At inaasahan natin ngayong araw, April 1, ay patuloy na tataas ang bilang ng mga pasaherong babiyahe mula dito sa Bicol Region hanggang sa Metro Manila. Leia, kahapon nakapagtala na ng 144 na bilang ng mga bus na umaalis dito sa Bicol Central Station. Katumbas ito ng mahigit sa 6,480 na mga pasahero. Kaya naman nag-request na ang pamunuan ng bus station sa mga bus company na magdagdag ng biyahe upang ma-accommodate at upang maiwasan ang pagkaantala at maipon ng mga pasahero sa naturang istasyon. Dagdag pa dito na pinakiusapan ang mga provincial buses na kumuha ng special permit sa LTF FRB upang makatulong sa paghahatid ng mga pasaherong babiyahe. Ginawa naman ang paraan ngayon ang mga pasaherong walang booking sa mga bus company na makasakay sa araw ng kanilang pagpunta. Ngunit aminado ang pamunuan ng terminal na hindi pa ito ang inaasahan nilang dami ng pasahero na daragsa dito. Anila baka ngayong araw o bukas ay magpatuloy ang pag-uwi ng mga tao dahil nag-e-extend pa ang iba ng kanilang bakasyon. Tiniyak naman ng Bicol Central Station na kaya nilang pagsilbihan ang ating mga kababayan na pauwi ng Metro Manila. Samantala, Leia, mahigpit naman ang ginagawang pagbabantay ng Environment Disaster Management and Emergency Response o EDMER o Camarines Sur sa pakikipagtulungan ng PNP Tourist Police at ng mga kawanin ng Philippine Coast Guard kasama ang lokal na pamahalaan sa mga beach resort sa buong probinsya. Kasama sa mga pangunahing minomonitor ay ang mga resort na madalas ay dinaragsa ng mga bakasyonista kagaya ng mga beach resort sa Karamoan, Bula, Tinambak, Siruma at ang summer capital ng Camarines Sur sa Pasakaw. Tiniyak ng pinagsanib na pwersa ng pamahalaan na kompleto sa mga lifeguard at mga lifesaver kagaya ng mga salbabida, mga life jacket ang bawat paliguan na kayang makapagsagip ng mga naliligo anumang oras. Naka-alerto rin ang mga kawani ng PCG at Tourist Police sa Camarines Sur sa mga biyahe ng barko at mga bangka sa mga pantalan sa probinsya na walang mag-o-overloading at upang maiwasan ang mga kolorum na bumabiyahe upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasaherong tumatawid sa mga isla pauwi ng mainland ng probinsya. At Leia, mamaya nga ay patuloy nating tututukan ang sitwasyon dito sa Bicol Central Station kung saan babiyahe ang ating mga kababayang Bicolano mula dito sa Bicol Region pauwi ng Metro Manila para sa kanilang mga trabaho at mga eskwela. Leia. Alright, aabangan namin ang iyong update. Salamat, Ryan Salatandol, na nag-uulat ng live mula sa Naga, Camarines Norte. Hataw, balita, ngayon! Nakakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko ang pamunuan ng South Luzon Expressway kahapon kung saan nagsibalika na sa Maynila ang ilan nating mga kababayan na nagbakasyon itong long holiday. At para sa traffic update sa SLEX, makibalita po tayo kay Benedict Samson na nasa Cabuyao, Laguna. Hataw, balita, ngayon! Benedict, kumusta na ang sitwasyon ng trapiko dyan sa SLEX? Ma'am, Benedict. Yes, Benedict.
Alright, balikan natin si Benedict Samson para sa kanyang update dyan sa SLEX. Maya-maya po lamang. Hataw Balita ngayon! Dalawang kaso ng pagkalunod ang naitala ng Coast Guard Southeastern Mindanao sa Davao Region nitong Sabado, March 30. Unang nasawi ang biktimang si Ernesto Sumungsong matapos malunod sa Bulata Fishing Village, Barangay Lawa, Don Marcelino, Davao Occidental. Bandang alauna ng hapon, ayon sa PCG, inatake ng seizure ang biktima habang nangunguha ng shellfish. Kasama rin umano nito ang kanyang pamilya sa baybayin, pero huli na nang malaman nila na inatake ito at nalunod. Pasado alas 3 naman ng hapon, nalunod ang mangingisda na si Romel Flores sa Barangay Dawan, Matis City, Davao Oriental ang nalunod. Ayon sa asawa nito, nangingisda sila sa fish cage pero napansin ng biktima na tinangay na ng malakas na agos at hangin ang kanyang bangka. Sinubukan pa nitong isalba ang bangka pero dahil sa lakas ng alon ay nalunod ito. Hataw Balita ngayon! Patuloy ang pagsasagawa ng pagbabakuna kontra pertussis ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite matapos na umabot sa 36 ang biktima ng naturang sakit kung saan 6 na ang namatay. Kaugnay nito ay isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan dahil sa pertussis outbreak. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon! Nagsagawa ng house-to-house vaccination o pagbibigay ng pentavalent vaccine ang ilang health workers sa lalawigan ng Cavite matapos na magdeklara ng pertussis outbreak ang pamahalaang palalawigan ng Cavite noong Miyerkules, March 27. Sa tala ng Cavite Provincial Health Office, mula noong January 1 hanggang March 25, 2024, nakapagtala ng nasa 17 confirmed case, 12 ang suspected, ang isa ang probable. Sa 6 na namatay, 4 ang kumpirmado at 2 ang suspected na kung saan umabot sa 36 ang kabuuang bilang. Nangunguna naman ang Bacoor City at Tres Martires City na may parehong tig-6 na kaso, General Trias City na may 5 kaso, General Mariano Alvarez na may 4 na kaso, Carmona City at Silang na may tig-3 kaso, Las Marinas City, Kawit at Imus City na may tig-2 kaso at Cavite City, Tagaytay City at Bayan ng General Emilio Aguinaldo na may tig-1 kaso. Kaugnay nito, ipinasa ang Resolution Number 3050-2024 kung saan idineklarang nasa state of calamity ang lalawigan ng Cavite dahil sa pertussis outbreak. Sa bisa ng naturang resolusyon, maglalaan ang pamahalaang palalawigan ng nasa 40 million pesos na pondo mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Fund o PDRRMF na siyang gagamitin sa pagresponde sa naturang kalamidad. Ayon sa Department of Health at DOH, ang pertussis o whooping cough ay isang nakahawang sakit na nakamamatay lalo na sa mga sanggol. Maaari itong kumalat sa pamamagitan ng droplet mula sa paghinga, pag-ubo o pagbahing ng taong na impeksyon nito. Karaniwang sintomas nito ay sipon, ubo at lagnat, ngunit lumalala ang pag-ubo sa loob ng 1-2 linggo. Nananawagan din ang kagawaran na kagad na magpakonsulta sa doktor kung makaranas ng malubhang pag-ubo, pangingitim o pagkukulay asul at hirap sa paghinga ang sinumang biktima lalo na ang mga sanggol. Samantala, pinabulaan na naman ng Cavite Provincial Health Office ang umani kumakalat na balita na ilalagay sa lockdown ng Cavite dahil sa pertussis. Panawagan din nila na i-report ang kumakalat na post. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Mabot sa $4.5 billion ang lawsuit na isinampa ng school board sa Canada laban sa social media companies na Meta Platforms Incorporated, Snapchat Incorporated at ByteDance Limited dahil sa umano'y masamang epekto ng naturang apps sa mental health ng Canadian students. Inakusan rin ng school boards ang mga ito ng pagkilos sa isang high-handed, walang ingat, malisyoso at mapang-akit na paraan sa mga produkto nito na nakakapinsala sa pag-aaral ng mga estudyante at nagre-rewire sa pag-iisip ng mga bata. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Goss live. Hataw Balita ngayon! Jeffrey, anong paaralan sa Canada ang nagsampa ng multi-billion lawsuit na ito?
Yes, Sherwin, apat sa pinakamalaking school board sa Canada na bilang Ottawa Carlton, Toronto Peel at Toronto Catholic ang naghain ng kaso sa Ontario Superior Court upang papanagutin ang Meta, Snapchat at ByteDance social media companies hinggil sa masamang epekto ng kanilang produkto sa mga mag-aaral. Nag-alala ang mga ito sa negatibong epekto ng naturang apps na nagre-rewire sa paraan ng pag-iisip, pag-uugali at pagkatuto ng mga mag-aaral. Iyayagreen ng mga ito ang mapagsamantala at mapag-abusong paraan ng social media platform upang kumita ng malaki sa halip na isaalang-alang ang kapakanan at kalusugan ng mga estudyante. Iginrate rin ng mga ito na ang pagkakaroon ng karagdagang oras na iginugugol ng mga guro upang matugunan ang issue at pangangailangan ng mga mag-aaral na nahuhumaling sa social media ay sapat na dahilan upang pagbayarin ang mga ito. Bagamat ito ang unang kaso na inihain sa Canada, matapos ang magkaparehong kaso na inihain sa Estados Unidos, gayunman wala sa mga paratang na ito ang napatunayan sa korte. Balik sa iyo, Sherwin. Yes, Jeffrey, dito sa Pilipinas, problema rin yan ng maraming mga magulang dahil maraming mga anak nila ang nahuhumali nga dyan sa social media at sa gadget. Doon ba sa mga magulang, Jeffrey, ano ba ang naipapayo nila o mabuting dapat nilang maging hakbang sa kanilang mga anak, Jeffrey? Sherwin, particular dito sa Canada, ang isa rin yan sa problema ng ating mga magulang. Kaya ang ginagawa nila, inilimitahan nila sa paggamit ng gadget, social media, ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng pag-download ng ibang app, Sherwin, kung saan nakokontrol nila mismo ang paggamit ng cellphone ng kanilang mga anak. So nailalak nila ito sa pamamagitan ng kanilang cellphone at kahit anong gawin ng bata, i-enter man niya ang passcode ay hindi niya ito mabubuksan dahil ang control nito ay nasa magulang. So limitado pati ang paggamit ng iba't ibang apps kagaya ng YouTube, Facebook, Instagram at iba pang mga social media application, Sherwin. Alright, maraming salamat, Jeffrey Cos, mula sa Ottawa, Canada. Hataw, balita, ngayon! Inaprubahan ng Estados Unidos ang paglipat ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga bomba at fighter jets sa Israel. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa pagsalakay ng Israel sa Rafah ng Gaza at pagtaas ng civilian casualties sa lugar. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Moral. Hataw Balita Ngayon! Pinahintulutan ng White House ang paglipat ng $2.5 billion na halaga ng eroplanong pandigma at armas sa Israel. Kasama sa bagong pakete ng armas, ang mahigit 1,800 MK-84 2,000-pound na bomba at 500 MK-82 500-pound na bomba na maaaring magdulot ng pinsala hanggang sa 1,000 feet. Ang 2,000-pound na bomba ay iniugnay sa mga nakaraang mass casualty sa panahon ng kampanyang militar ng Israel sa Gaza. Nagbibigay ang Estados Unidos ng $3.8 billion taunang tulong militar sa matagal ng kaalyado nito. Ang halaga ng paglipat ay humigit kumulang $2.5 billion sa kabila ng lumalaking alitan sa pagitan ng mga gobyerno ng Israel at United States. Patuloy ang US sa pagbibigay ng mga pakete ng armas sa Israel habang itinutulak na wakasan ang labanan sa limang buwang digmaan at hindi nag-veto ng resolution ng United Nations Security Council na humihiling ng agarang tigil putukan sa Gaza Strip at pagpapalaya sa mga bihag. Sinabi ng Israel na malapit na itong maglunsad ng isang ground invasion sa Rafah, ang pinakatimog na lungsod sa Gaza Strip na nasa hangganan ng Egypt at kung saan humigit kumulang 1.5 million na pwersahang lumikas ng mga Palestinian ang nanirahan. Gerard Moral, humahatong sa balita ngayon. Patuloy pa rin po ang ginagawang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan sa probinsya po ng Palawan. Layo ng hakbang na siguraduhin na makakauwi ng ligtas ang mga bakasyonista pagkatapos nitong nagdaang long holiday. At mula sa Palawan, si Andy Pagayon na humahataw live. Hataw Balita Ngayon! Andy, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Palawan? Marami bang mga turista ang bumisita dyan?
magandang umaga. Yung iba ay nakauwi na sa kanilang mga lugar. Pero yung iba ay nananatili pa rin ano, dito sa ilang mga pasyalan dito nga sa Palawan. Mula pagkahapon ay unti-unti na rin nagbabalikan ang ilang mga bakasyonista pagkatapos nga nitong long holiday. Naging punuan kasi ang mga lugar na pasyalan sa Palawan nitong mga nakaraang araw. Maging ang mga beach dito sa probinsya ay dinagsa ng maraming mga turista. Sa monitoring kasi ng Philippine Coast Guard, mula nitong March 24 hanggang March 31, 2024 ay umabot sa may kabuuang bilang ng 28,340 ang inbound passenger na pumasok sa lalawigan. Ang outbound naman ay nasa 51,603 passenger. Kaya naman nasa 357 na matauhan ng PCG ang ipinakalat sa buong probinsya para na rin mag-check sa mga bangka at mga barko na dumarating sa Palawan. Maging sa terminal ng Puerto Princesa ay unti-unti na rin nagbabalikan ang mga galing sa bakasyon. Sa aming pag-iikot kahapon, amigo, may mga nakita na kami na pailan-ilan na mga naliligo pa sa dagat at talagang sinasamantala nila yung bakasyon. Kaya naman, yung mga tauhan ng Philippine Coast Guard, tuloy ang kanilang ginagawang pagbabantay. Amigo, sa ngayon, may ilan-ilan pa na nakikita nga tayo na nananatili pa rin sa ilang mga pasyalan. At karamihan nga sa mga ito ay mga foreign tourists na kung saan ay gusto nilang makita yung ganda ng probinsya ng Palawan. Amigo? Alright, patuloy kaming hihingi sa iyo ng update, Andy, hanggang mamaya. Maraming salamat, Andy Pagayona, nag-uulat ng live mula sa Palawan. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Aklat ng Kawikaan o Ebreo, Kapitulo 11, Talatang 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga po ng Lunes, unang araw sa buwan ng Abril 2024. At sa ngalan po ng lahat ng buo ng Hataw Balita ngayon at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. At mula dito sa Maine, USA, ako si Leia Salar. Maraming salamat po.